Yun daw pong magrenta ng videoke at nagkantahan sa loob ng bahay or sa garahe kung papayagan daw po. Opo, at sa tingin po namin, wala naman pong masama kung kayo ay kumanta sa loob ng inyong bahay, no? Ngunit kung kayo po ay nasa labas na ng inyong bakuran at or kahit nasa loob ka ng iyong bakuran, ngunit nangiimbita ka ng mga kapitbahay na pumunta sa inyong bahay, then that becomes a public exercise of karaoke. Siguro, ang importante po dito is we highly discourage yung public karaoke. Pero kung kayo po ay dalawa, tatlo sa inyong bahay at magkakaraoke kayo sa loob ng inyong tahanan, ay sa tingin po namin wala naman pong masama siguro dyan. Ang ayaw lang po natin ay maging cause ito ng community transmission. And therefore, yung mga kadalasan nating ginagawa pag Pasko na meron tayong community singing sa barangay hall o kaya naman sa kanto ay nagkakaraoke tayo at lahat ay sumasama, yun po ay gustong ipagbawal ng DILG. Kaya nga po meron po kaming panawagan sa mga LGUs na pagpasa ng mga ordinansa para po maikasatuparan itong direktiba mula kay Secretary Eduardo Anyo. The DILG po highly discourages yung karaoke ngayong Kapaskuhan. Alinsunod din po ito doon sa naging panawagan ng Department of Health. And according to the DOH, based on recent studies, in particular the Aerosol Science and Technology Journal studies, wherein sinasabi doon na loud singing increases viral particle spread by 449%. Ganun po ang kataas ang viral spread kung ang isang tao ay kumakanta compared, kumpara sa normal na pagsasalita. So given this finding by the scientists, by our health professionals, sinusuportahan po ng DILG ang panawagan ng DOH na ipagbawal muna ang mga karaoke ngayong Kapaskuhan. Ang atin pong gusto sana mangyari ay maging solemn ang ating selebrasyon. E tayo-tayo na munang mga magkakapamilya ang magsama-sama at wala munang pupunta sa kapitbahay or pupunta sa barangay hall na para magkaraoke namang doon. Dahil gaya nga po ng findings ng ating mga dalubhasa, it increases viral spread. And hindi lang po yung pagkanta per se, yun din pong paghiram-hiram ng mic, yan din po ang isang posibleng risk of transmission sa ating mga kapitbahay o mga kaibigan. So we are encouraging all local government units sa panahon ngayon ng pandemya na magpasa ng mga ordinansa para ipagbawal ang paggamit ng karaoke in public during this pandemic.